PLP. Ito ay isang programa ng pautang sa mga kwalipikadong mga retiree pensioner ng SSS. Pwedeng mag-apply sa ilalim po ng programang PLP. Magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers. Nagbabalik po ulit si Tita Eda. Alam ko madaming curious at gustong malaman kung paano mag-apply ng pension loan. Ano-ano ba ang mga requirements? Sino-sino ba ang mga qualified? So ngayong araw ay meron akong i-share na video na panayam sa isang SSS officer at i-discuss ang tungkol sa pension loan. Kaya panoorin po natin ang buong video. Pension na sa SSS, ha? At kayo po ba ay nagbabalak mag-loan na, ha? Pension loan. Aba, pwede pala yung ganun, pala ano, yung ha? Pwede pala yung lakay. Akala pag pensionado na, wala ng loan. Ayan, tanggap pala ng tanggap ng pension. Aba, pwede pala mag-loan, ano, ha? Paano kaya ang bayad nun kung pensionado ka na, ha? Ayan, di ka naman na naghuhulog. Correct. Ayan. Kubrador na lang. Ibabawas kaya sa pension? Paano kaya yan? Mamaya malalaman natin na mga lolo, mga lola. Yung pong mga pensionado ng SSS, malalaman natin na mamaya sa ating resource person, si Junior. Junior Specialist, ayan. Ng Business and Development Loans sa Department ng SSS, si Mr. Reynaldo Raval. Mga lolo, mga lola na mapensyonado, pensyonada ng SSS. Buting balita, mas pinalawig pa ng Social Security System o SSS ang paggamit ng electronic disbursement channel sa pag-release ng mga benepisyo ng mga miyembro. Ang retirement, disability, unemployment, sickness and maternity benefits ng mga individual na miyembro, ang funeral at death benefits ng mga benepisyaryo ay idinadaan sa Unified Multipurpose Identification Card na naka-enroll bilang ATM card o yung tinatawag na UMID ATM. Maaari na rin itong idaan sa Union Bank of the Philippines o UBP Quick Card, Philippine Electronic Fund Transfer System and Operations Network o PESONet participating banks, e-wallets at mga RTCs o CPOs. Para sa mga non-member claimants ng funeral at death benefits, maaari nilang piliing idaan ang pagkuha ng benepisyo sa pamamagitan ng PESONet participating banks, e-wallets at RTCs CPOs. Ayon sa SSS, nag-issue ang kagawaran noong nakaraang taon ng circular ukol sa implementasyon ng mandatory checklist disbursements of benefits and loans. Kasama na rito ang pagtanggap ng buwanang pensyon ng mga pensioners sa pamamagitan ng cheque at non-PESONet participating banks kung saan binigyan sila ng hanggang March 31, 2021 upang palitan ang kanilang disbursement accounts sa PESONet participating banks, e-wallets o RTCs o CPOs. Sinabi naman ni SSS nitong mabigyan ng kagawaran ang mga miyembro, pensioners, beneficiaries at covered employers ng ligtas, mabilis at mas kumbinyenteng paraan ng pagtanggap ng benefits at loans kasabay ng pagsunod sa Ease of Doing Business Act. Magandang hapon po sa inyo. Afternoon din po sa inyo po at sa mga nakikinig. Para po sa mga pensionado, pensionada ng SSS, ayan, meron palang ganitong programa, ha? Ano po ba itong SSS Pension Loan Program o PLP? Meron palang ganyan? Opo, opo. So, ang Pension Loan Program po o PLP, ito ay isang programa ng pautang sa mga kwalipikadong mga retiree pensioner ng SSS. At ito ay layunin nito ay makapagbigay ng tulong pinansyal sa mga retiradong pensyonado sa pamamagitan ng isang pautang na may mababang interes. So, ang PLP po ay sinimulan ito nung September 2018 pa po, nag-start ito po. Bilang tugon sa hiling ng mga pensyonado sa pangungunahan ni Ginoong George Banal ng Federation of Senior Citizens Association of the Philippines o FESCAP, ano, na
nagsusog upang magtupad, magpatupad ang SSS ng ganitong uri ng programa. Okay. Mm-hmm. So, ang ano rin po ng SSS, alam po ng SSS na marami rin sa ating mga SSS pensioners ang lumalapit sa mga tinatawag na private lending companies, mm-hmm. okay, na lubhang napakataas ang interest. Mm-hmm. So napipilitan sila po isangla ang kanilang mga ATM na meron po, nandun po yung kanilang pension bilang collateral. Opo, meron po talaga pong ganyan. So, tinayo po itong pension loan program para maiwasan po, ang ganun pong klaseng kalakaran. Pagpautang. Ganun po ang mga maaari o pwedeng mag-apply sa ilalim po ng programang PLP. So sa ngayon po ang maari lang po ay mga retiree pensioner, no, retiradong pensionado. Kasi mm-hmm. nga po ang SSS meron po silang mga survivor pensioner at saka disability pensioner, pero sa ngayon mga retiree pensioner lang po pwede. Mm-hmm. So ang dapat po ay 85 taong gulang po sila o pababa sa katapusan ng huling buwan ng termino ng pautang. Mm-hmm. So ang ibig sabihin po nito is kung 85 years old eksakto po si pensioner, mm-hmm. hindi po siya qualified. Dapat po below 85 years old siya. Magiging 85 pag 85 years old siya pag eksaktong pagtapos din po ng kanyang termino ng pautang. Mm-hmm. So kung 85 years old eksakto na uutang si pension, hindi na po siya qualified. Oh. Okay. Tapos po, wala pong binabawas sa buwan ng pension tulad ng natitirang balanse sa ibang pautang ng SSS o kaya sobrang kabayaran ng benepisyo sa SSS at iba pa. Okay. So dapat ang pension ni pensioner po ay walang ibang binabawasan. Okay. Yung kompletong pension siya. Mm-hmm. Kompletong pension na natatanggap. Mm-hmm. Eh, tapos walang paunang pension na natatanggap sa ilalim ng SSS Calamity Loan Package. Mm-hmm. At tumatanggap rin ng regular na buwan ng pension na hindi bababa sa isang buwan. So 1 month pa lang po, pwede nag-pension si pensioner, pwede na siya po mag-loan at dapat ang pension niya, ang status ng pension niya ay active. Ayan. So ang mga retirado rin pensioner na nasa ilalim ng portability law at mga nasa pangangalaga ng isang guardian ay hindi maaaring mag-apply, ano? Hindi po sila qualified. Ayun. Magkano po Mr. Rabala ang maaari po mahiram mga interesadong retiradong pensionado sa programang ito, ha? At hanggang kailan naman ito maaaring bayaran? Ayan, halimbawa ako ay pensionado. Eh gusto ko nang bumili ng mga matatanda, gusto farm, Miss Thea, ha? Eh wow. Gusto bumili ng farm. Ayan. Bili ng 5 ektarya ng lupa. Ayan. Hanggang magkano po ang pwedeng ma-loan ng isang SSS pensioner? Well, sir, at saka ma'am, ang unang-una ang pension loan po ay base po sa basic monthly pension o kaya BMP ng at karagdagan 1,000 na benepisyo ng member po, ng pensioner, no? So depende po siya sa basic monthly pension. Pero hindi po dapat siya lalabas ng 200,000. Ah, ganun. Okay? Opo. Opo. So depende po pa rin po sa pension. Hindi po lahat makakakuha ng yung total amount, ano, hindi po talaga pwede, hindi po talaga, ano, so kasi po depende po yan sa pension ng member. Okay. So ang termino naman po, so may choice po si member ang kung pipiliin niya ay 6 months, 12 months or 24 months ang loan term. Okay, ang termino ng pagbabayad ng kanyang pension loan. Mm-hmm. So kung 6 months po ang pinili ni member, so ang kanyang pension plus 1,000 times 3. 'Yun po ang makukuha niya
na loan amount. Oh, times 3. Okay, kung kung 12 months naman po ang pinili ni pensioner, so ang kanyang basic monthly pension plus 1,000 times 6. Mm-hmm. 'Yun po yung halaga ng kanyang loan amount, yung kanyang halaga ng loan. Mm-hmm. Kung 24 months naman o 2 years, dalawang taon, pwede pong either times 9 ang halaga or times 12 ang halaga. So ang makakakuha lang talaga po ng times 12 po yung medyo malaki-laki talaga po yung kanilang pension. Curious lang ako, Mr. Rabal, sir. Ayan na. Yung mga pensionado na nagtrabaho sa malaking panya. Oo. San Miguel, PLDT, Meron. Kasing-kasing lahat. Tapos CEO, presidente. May umaabot ba ng million ang kanilang pension? Magkano ang pinakamataas na pension ng mga executive na pension, pensioner? Ano po yun? Data privacy po. Hindi secret po masabi. Kahit hindi natin babanggitin. Huwag natin pangalanan. Kumari. Kahit hindi natin babanggitin ang pangalan si Mr. Ramon Ang. O oh, yan. Kaya bakit? Hindi na kailangan ng loan nun. Sobra-sobra na ang pera. Ang ganun ba yan? Okay. Secret pala, secret. Wala po bang hangganan o ceiling ang pension ng ating mga ano po? Pensionado? Depende daw sa ano, sa pension. Depende sa contribution pa rin nila. Ang tanong lang. Depende rin po yan sa contribution. Depende rin po yan sa contribution. Opo. Yun. Yes sir. Kasi siyempre po yes, si Don Ramon Ang, kaya ay kung gusto kong mag-contribute ng 1,000,000 buwan-buwan sa aking ano. Pwede ba 'yun? Oo nga. O para kumita pa, lumago pa 'yung investment. Para pag retire niya. Ayan, malaki din yung pension. Correct. Pero lakay, Sir Ray, syempre utang. Yes, ang tanong, may interest at magkano? Kasi taas ba kung sa interest po, ano lang po yan, 10% per kada taon po yan. Hindi kada buwan. Or equivalent to 0.83% kada buwan. So wala pang 1% po yan kada buwan. Ganyan lang kaliit po yung interest rate. Kayang-kaya pala ano ha? Ayan. Mr. Ray, ano po ang step-by-step procedure kung mag-a-apply po isang retiradong pensionado sa ilalim ng PLP, Pension Loan Program? Sa pag-a-apply po, sa ngayon po, ang initial, ang kung first time po mag-a-apply si pensioner, kailangan niya po pupunta sa pinakamalapit na SSS office. Okay. Doon po siya mag-a-apply at ang dadalhin lang po niya ay SSS branch po. At ang dadalhin lang po niya ay ang SSS ID o kaya UMID card. Mm-hmm. O di kaya driver's license, o di kaya NBI clearance, passport, postal ID, voter's ID, pati po senior citizen ID po pwede po. Oh. O, yun lang po ang dadalhin niyang dokumento. Tapos po, pagpunta niya po dun sa counter ng para sa pension loan, titignan po ng counter pension ng aming mga member service representative or counter personnel kung eligible po si pensioner. Okay, kung eligible po siya, ang gagawin na lang po ni pensioner ay ipapakita po ni counter personnel kung ano ang available na mga loan amount at term ng loan na pwede pong hiramin ni pensioner. Ganun na lang po. Pipiliin na lang po. Mamimili na lang po si pensioner kung magkano at gaano katagal ang loan term ang gusto niya. Ganun po lang kadali. Tapos pag napili na ni pensioner kung ang kanyang loan amount, may ipiprint out po yan na loan application and disclosure statement at pipirmahan na lang po ni pensioner yon, na ibig sabihin ay nag-agree po siya doon sa loan amount po na yon at loan term. Yon. Tapos pag okay na po yon, aabutin po na lang po siya ng kanyang Union Bank Quick Card. Mm-hmm. Union Bank Quick Card at doon po i-credit ang loan amount after 5 days po.
Yun po, ganun lang po kadalilip po yung pag-apply. Sa pag first time po, pag first time application. Uh-huh. Pag ano naman po, pag yung online po, meron po kasi tayo rin online application, pero yun po ay for renewal lang. Renewal lang. So ngayon, kung pupunta po siya sa branch, si pensioner, sa ngayon po, naka-alert level 3 na po tayo. Bawal. Maaaring sa ibang branch, meron po kasi yung pinapatupad na number coding. Oh. Yung number, ang tinatawag na number coding, base yun sa huling number ng kanilang SS number. Kala ko, no, kasi parang yung color coding ng kotse po. So ko, kung ano yung number ng ano, nung huling SSS number po nila, pwede po yun kundi Monday to Friday po. Kala ko yung iba naman pong branch by appointment naman po. By appointment. Ayan, oo. Ayan, sa renewal. Oo nga, lokoy. Ano po ba yung mga dapat pang tandaan? Pag renewal naman po, pag sa renewal po ng pension loan, pwede po rin siyang, pwede pa rin pong bumalik sa branch. Pwede pa rin. O di kaya, pwede na pong online ang renewal sa ngayon. Kailangan lang po si pensioner, meron din po siyang my.sss na account. At doon din po sa my.sss account, meron po doon mahanap niya po yung apply for pension loan. At ganun din po, automatic na po na sasabihin sa pensioner kung siya ay eligible o hindi. At kung eligible po siya, lalabas din po yung mga amount at loan term na pwede niyang hiramin. At mamimili na lang din po siya. I-click lang po niya yung amount na gusto niya. Ganun lang din po. Tapos makakatanggap siya ng notice sa email na approved na yung loan, pinaprocess na po yung loan niya, at yung loan amount na yun, yung funds na yun ay ike-credit dun sa dati po niyang Union Bank Quick Card na in-issue sa kanya nung first time siya nag-apply. Oo, magagamit po ulit yung, kaya po yung sinasabi po namin sa aming mga pensioner na yung mga first time na nakatanggap ng Union Bank Quick Card, itago nyo po. Huwag nyo iwala, kasi pag nag-renew online, pwede nyo po ulit gamitin yun. Doon po ulit papasok ang inyong pension loan. Ayun. Balita, dahil pinaalalahanan ng Social Security System o SSS ang mga miyembro, claimant at covered employer nito na mayroong number coding, dropbox at appointment systems na ipinatutupad sa piling branches nito sa buong bansa. Kinabibilangan ito ng lahat ng branches sa National Capital Region at mga provincial branches sa buong Pilipinas. Sa ilalim ng number coding system, ang mga transaksyon na maaaring isagawa sa branches ay ang pagbabayad ng contribution at loan, compliance sa SS number application na isinagawa online gaya ng personal appearance, pag-pick up ng Unified Multi-Purpose Identification o UMID card, pagpapakita o pagsusumite ng mga orihinal na dokumento para suportahan ang claim applications, paggamit ng e-center facility para sa mga walang computer o internet sa bahay at iba pang justifiable reasons. Ang nakatakdang araw ng pakikipagtransaksyon ng mga miyembro, claimant o employer ay nakabatay sa huling numero ng kanilang SS o ERID. Ito ay ang sumusunod: Lunes para sa nagtatapos sa 1 and 2, Martes para sa nagtatapos sa 3 and 4, Miyerkules para sa nagtatapos sa 5 and 6, Huwebes para sa nagtatapos sa 7 at 8, at Biyernes naman para sa nagtatapos sa 9 at 0. Para sa may funeral o death benefit claim, ang pagbabataya na SS number ay ang sa yumaong miyembro. Sakaling ang nakatakdang araw ng pakikipagtransaksyon ng miyembro o employer ay natapat sa holiday, maaari silang pumunta sa kasunod na working day. Kung nagkaroon naman ng system downtime, magtatalaga ng appointment ang SSS branch sa mga miyembro, claimant o employer na nakapila, o maaari rin silang maghintay hanggang maging operational itong muli. Para naman sa mga transaksyon na hindi nabanggit, mayroong drop boxes sa labas ng mga nasabing branch kung saan maaaring mag-iwan ang mga miyembro, claimant o employer ng mga envelope na naglalaman ng mga kinakailangang dokumento
para sa transaksyon. Kailangan nilang isulat ang kanilang pangalan, uri ng transaksyon at contact number sa envelope. Kung kinakailangan, sila ay bibigyan ng appointment ng kinauukulang SSS branch upang maproseso ang kanilang transaksyon. Nananawagan si SSS President at CEO Aurora C. Ignacio sa mga miyembro, claimant at employer na huwag magtungo sa mga nasabing SSS branch nang hindi alinsunod sa number coding system. Ang pagproproseso po ng pension loan, basta na isubmit na po yun sa system. Opo. Napindot na po ni MSR na isubmit sa system po ng pension loan, ng pension loan system, o di kaya online pag na submit na po ni pensioner sa doon din po sa pension loan system, good as approved at ipinopoprocess na po yun. So after, antayin na lang po after 5 days yung crediting po sa kanyang Union Bank Quick Card. So after 5 days po, dapat nandun na po sa naka-credit na po yung kanyang loan o dun sa Quick Card, sa Union Bank Quick Card po. Eh, ang tanong sa rin, may bayad po ba yung processing fee na tinatawag po? Meron po ba yon sa pagkuha ng Quick Card o Cash Card? Yung Cash Card po, meron pong binabawas po yun na 25 pesos. Sa dun mismo dun po sa loan amount, binabawas po yun yan ng Union Bank. Pero pag renewal online, since meron na pong credit at meron na po yung Quick Card, dapat po wala na pong bawas yun. Paano at kailan naman sa magsisimula magbayad ang pensioner borrower sa kanyang inutang inilong sa SSS? Ang bayad naman po, ang kasi po automatic po na kinakaltas po yun sa pension ni pensioner. So after, kumbaga ang simula po ng bawas po ng kanyang start ng kanyang amortization po ay 2 months. 2 months after po. Opo. So kunyari po na-aprubahan po siya ng loan itong, kunyari po, nag-apply po siya ng January, na-aprubahan po siya ng January. So, sa March po, magsisimula ang kaltas sa kanyang pension. Ayun. Yung amortization po. Para so, depende po kung 12 months or 24 months or 6 months po. Para after 2 months po, magsisimula ang start ng kanyang loan amortization. Para pa lang salary deduction. Pension loan. Ganun po siya. Eh, sa mga hiram sa ilalim ng nasabing programa, Mr. Ramala, may yes, natitira sir pa bang pension ang pensioner borrower sa SSS? Opo. Hindi po kasi inano po ng SSS na hindi po hinayaan ng SSS na walang matitirang pension, ano? Hindi po pwede mag-zero out ang pension ni pensioner. So may matitirang ang pension katumbas na 47.25%. Almost 50% ang pension na matitira. Si may matitira kay pensioner. So kahit po binabayaran, kahit kinakaltas ang pension niya para bayaran yung loan amortization, meron pa rin po siyang buwan ng pension. May matitira pang pambili ng maintenance medicine. Ang tanong po, ano po yung mga bangko na kabilang sa programang ito? Sa ngayon po, ang Union Bank of the Philippines lang po ang partner bank para sa pension loan program. Oo. Ngunit meron po kaming inaayos po na pwede na rin po kung ano po yung bangko na i-enroll sa SSS ang pwede. Pero coming soon pa po yun. Coming soon. Sa ngayon po, Union Bank of the Philippines pa lang po ang banko na pwede po. Ayan, now showing muna tayo. Ayan. Now showing po muna. Eto, Mr. Ray Rabal, sir. Gusto kong mag-apply ng panibagong pension loan. Pwede ba yun? Paano yun? Pwede naman po. Mag-a-apply lang po. Kailangan po lang matapos muna po yung
Yung unang loan. Ang magkatapos mabayaran yung ang kabuuan ng kasalukuyang utang. Okay, yun yung ano to. Makaka-renew lang pag fully paid na po. Ayun. Ang pension loan. Mm. Only after fully paid na po. Mm. Eh pwede po bang ipatigil? Itigil. Ayan, ang pagkaltas ng pension loan kung hindi pa po ito nababayaran ng buo. Ayan, oo. Eh kailangan. Hindi po. Hindi po pwede pahinto 'yan. Oo, dapat po talaga mabayaran ng buo yung utang po. Ah, ganun pala yun. Opo. Kala ko pwedeng, utang malita ko, ikaltas na lang dun sa ano, yung patong, utang patong ko. Lakay. Ibabayad na lang dun sa ano, dun sa utang ko, hindi pala pwede yung ganun. Okay, Mr. Ramal, ayan, kung ang retirement pension naman ay, naku, lungkot naman. Eh kung sinundo ni Lord, ayan, namatay, si pensioner, ikakaltas pa ba ang balanse ng pension loan sa kanyang funeral at death benefits? Hindi na po. Ah, okay. So na. Ang si kasama po dun sa binabawasan po sa ano po sa loan amount po ay ang tinatawag na credit life insurance. So lahat ng pensioner borrowers ay sakop ng credit life insurance o CLI na magbibigay garantiya na sa pagbabayad ng utang kung sakaling namatay ang borrower bago matapos pagbabayad ng kanyang loan, si CLI po, yung CLI po, kumbaga ang insurance po ang magbabayad po sa SSS. Yan po. Naka-insured po. Naka-insured po ang utang. Ang loan. So wala pong mababawas po doon sa benefits. Sa death benefits o kaya funeral benefit po ng pensioner kung sakasakali po. Mm. Eh magkano po, Sir Ray, ang naipahiram na ng SSS sa ilalim ng PLP at ilan na po ang natulungan ng programang ito? Sa ngayon po, as of December po, mahigit po ng 9 billion po eh. Wow. 9 billion po ang mahigit na po ang napautang. Mm-hmm. Napautang ng SSS sa mga pensioner. Sa mga mahigit 200 plus thousand na retiradong pensionado po. Mm-hmm. Opo. Ba, yaman ng SSS. Ha? Marami na po, marami na po. Ayan. Afford, magpautang, lakay. Oo, bilyones eh. Anyway, opo, mula sa simula po, mula September 2018 po. Ayan, okay, Mr. Rabal, sir. Ayan, nako, eto na tayo. Yes, sa, di tayo, sir, sa Q&A. Round 2. Yes. Abay, may tanong si... May tanong si ano si Apo Pijong. Ayan, si El Pijo Jesus Andujar Mandal II, kahaba ng pangalan, ha. Ayan, Miss Teya from Abu Dhabi, pakibati ng mga pamilya Mandal, Happy New Year sa Barangay Albasan, Claveria. Teka muna. Sa dulo na kayo. Mas mahaba yung greetings kaya pabati kasi yung tanong eh. Ayan, Happy New Year sa mga taga-barangay Albasan at Claveria Masbate from Nonoy Mandal. Ayan. Ang tanong, gaano po katagal bago makuha ang pension loan? Ikaw talaga, LPG, di ka nakikinig. Ayan. Anyway, pakisagot na rin, Mr. Rabal, sir. Aha. So, basta 5 days po. Pag nakuha nyo po yung inyong quick card, mag-antay lang po ng 5 days. Five working days. Ayan. Working days po. Working days. Yeah. Ayan. 5 days lang, Dong. Nonoy Mandal. Ayan. 5 days lang, pare ko. Ayan. Itong tanong naman ni Donald Dazar. Lakay, Sir Ray. 65 years old na po ako. Bakit 10 months lang ang binigay na loan sa akin? Maximum na raw po iyon. Gusto ko sana 12 months ang makuha ko kasi kailangan ko. Oh, 10 months nga lang ba? 10 months... Wala po kaming ang pwede po kasi ang termino po namin kasi ay 6, 12 at 24. Saan pwede mag-apply ng pension loan? Online din po ba? Ang online sa ngayon po renewal lang. So ang kung first time po mag-a-apply, kailangan po pumunta sa SSS branch. Opo, ang first time. Sa ngayon. Pero ayun po, ginagawa rin po namin ng paraan na pati ang first time application pwede rin online. Ayan. Pero coming soon pa yun po. Ayan.
Tanong ni James Tamayo, Kamayor, pag nakakalahati ka na ng nagbayad ng loan mo, ay pwede ka pa bang mag-renew ng loan? Pakisagot. Demanding si James. Pakisagot, Mr. Ray. Si ah, hindi po. Kailangan po talagang tapusin. Ah, tapusin. Oo, kailangan po talagang tapusin. Sa ngayon, kailangan talagang tapusin yung term, long loan term, bago po pwede umutang po. Ayun. Sabi naman ni Ruben Balones Loriano, sir, kung na-misplace na po yung cash card, anong pwede daw niyang gawin? Naku, patay ka. Baka napunta sa scammer yan. Naku, wag naman. Oo. De, marami na rin po kaming ganyan kaso. Kung na-misplace po, pwede naman po kung meron pong malapit na Union Bank branch, pwede naman po pumunta doon. Basta hawak po nila yung, kasi may kasamang envelope yun, nandun po yung account number. I-issue naman po sila ng panibagong card. ATM card ng Union Bank. Magbabayad lang. Ayan. Basta hawak pa rin nila yung account number. Ayun. Simil lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have any questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.